Magandang araw sa inyo mga kabola. Nandito na naman tayo sa bagong video na kung saan ay pag-uusapan natin ang bagay-bagay sa basketball. At sa video na ito ay pag-uusapan natin yung isa sa pinaka-trending clips coming from The Last Dance na kung saan nag-uusap si Michael Jordan and Dennis Rodman during timeout. At pag-uusapan natin ito sa basketball sense na pag-uusap. Pero bago ang lahat mga kabola, please subscribe to our YouTube channel and paki-like and follow na rin ang ating Facebook page. Ang clips na tinutukoy ko mga kabola ay malamang sa malamang ay nakikita nyo na sa YouTube. Ito yung video na kung saan ay nag-uusap si Michael Jordan and Dennis Rodman about sa defensive scheme na gagawin nila sa ball screen. And the players involved naman sa New York Knicks ay si Charles Oakley and Allen Houston. And syempre, pinanood ko ulit yung game na ito para naman magkaroon ako ng idea kung saan galing yung usapan nilang dalawa. Kung mapapansin ninyo, yung tono ng pananalita ni Jordan ay parang frustrated kay Rodman. Ito kasi yung time na nakabalik na from injury si Scottie Pippen sa kanilang lineup at parang nafe-feel yata ni Dennis Rodman na parang nababaliwala siya. Kaya siguro medyo nagkakaroon din siya ng lapses sa depensa. Pero ganun pa man, Michael Jordan as a leader ay sinasabihan pa rin niya si Dennis Rodman. At pag-usapan natin in a basketball sense kung ano ba yung mga sinasabi nila. Unang-una, sinabihan ni Michael Jordan si Rodman na sabihan siya kung sakaling si Charles Oakley ay magbibigay ng pick. Para sa mga kabola natin naglalaro at lalo na sa mga big mans, ito ang mga basic communications na ginagawa ng big mans pag yung bantay nila ay magbibigay ng pick doon sa ball defender. At sinasabi din ng big man kung saan magbibigay ng pick ang kanilang bantay, kung sa left side ba o sa right side. Sa sagot naman ni Dennis Rodman, ay tinatanong niya si Michael Jordan kung ano yung gusto mong gawin ko, mag-open up ba ako or hahawakan ko siya. Usually kasi, pagka sumigaw na yung big man na meron pick na parating sa kakampi niya, ay sumisigaw naman ito pabalik kung ano ang gusto niya mangyaring defensive scheme para magawa ito ng big man. Kagaya ng open up para makapag-go through or hahawakan ng big man ang kanyang bantay para makapag-go under siya. And marami pang ibang defensive scheme na pwedeng gawin sa ball screen. At yun na nga ang sinabi ni Michael Jordan, if you have to switch out, switch out. Yung switch naman mga kabola is very basic, alam natin ay magpapalit lang sila ng bantay. Pero pinaalala ni Michael Jordan, if you have to. So ibig sabihin, hanggat maaari, ayaw ni Michael Jordan na magkaroon ng switch. Dahil nga naman kasi mga kabola, sa switching ay nagkakaroon ng mismatch. Lalo na kung big to smalls ang nagkaroon ng switch. Imagine, yung maliit na mabilis ay babantayan ng matangkad na mabagal. Or yung malaki na mabigat ay babantayan ng maliit na magaan. Pero minsan kasi mga kabola, meron talagang mga magagaling magbigay ng pick. Kaya nga sinabi ni Michael Jordan, kung wala tayong magawa, if you have to switch, switch out. Yan, makikita nyo mga kabola sa sagot ni Dennis Rodman ay alam niyang ayaw talagang mag-switch sana ni Michael Jordan. Kaya nagbigay siya ng another option na kung gusto mo, kaya ko namang i-stop si Allen Houston panandalian doon habang magre-recover ka dahil iikot pa naman daw si Charles Oakley. Pero hindi na yung ganong in-acknowledge ni Michael Jordan at sinabi niya kung paubos na yung oras at nandun lang din naman sila sa ibabaw, mag-switch na kagad. Which is also a smart move kasi nga paubos na yung oras, wala nang time para ma-take advantage ni Allen Houston if ever yung mismatch kay Dennis Rodman. And most probably ay titira na siya ng jump shot. And mas maganda yon kung ang magbabantay sa kanya si Dennis Rodman na mas matangkad. And the good thing about it mga kabola ay yung pag-tap ni Michael Jordan kay Dennis Rodman na
medyo nagkakaroon ka ng lapses sa depensa. And these conversations makes Dennis Rodman feels important kahit na dumating na si Scottie Pippen. And again, as a leader, Michael Jordan, indirectly, binigyan niya ng confidence booster si Dennis Rodman. Sana ay meron kayong natutunan sa video na ito, mga kabola. At kung meron kayong mga gusto sabihin, just comment below. God bless and mabuhay tayong lahat.